Keepers, today's video I will teach you how to pair a male and female betta before putting them to a breeding tank. Tara! So ayan mga ka-keepers, ito yung male at saka female na gagamitin ko sa pagbibreed. So ganito po ang pag-condition sa kanilang dalawa. Pinapakain ko po silang dalawa ng live foods, either 2 beefex or kiti-kiti. Bali, yan yung dalawa na live foods ang the best for breeding material. Ito ipapakita ko sa inyo kung gaano karami at paano ang tamang paglagay. Okay, so kuha tayo ngayon. Kuha tayo ngayon ng kiti-kiti. Actually, meron ako mga na-stock na kiti-kiti dito. Meron ako mga 2 beefex. 2 beefex, meron din. Pero sa ngayon, kiti-kiti muna para maubos to at hindi maging lamok. Itong kiti-kiti mga ka-keepers is kinukuha ko lang dun sa mga na-stack na tubig, pero hindi dito. May sapa kasi dito sa amin, yan. May mga lugar dyan na maraming lamok, mga kiti-kiti. So ito mga ka-keepers, kuha ko ng mga kiti-kiti, yan. Yan, at ipapakain ko sa breeding material ko na male at female. So, ito. Yan. Mga ka-keepers. Yan. Lagyan mo lang yung male. Ang female. At saka male betta mo. Yan. Yan. Okay lang maparami mga ka-keepers. Kasi yung live foods, kahit na marami dyan at hindi nila maubos, ay dyan pa rin yan sa tubig, hindi na mamatay, hindi na pupulyot yung tubig. Ang gawin nyo lang po pagkatapos ng pakainin, pag may makita kayo ng mga dumi nila, linisin nyo na agad para hindi na nila makain yun at baka yun pa yung mag-cause ng sakit nila. So gagawin kong conditioning is good for 1 week, tapos i-pair mo talaga sila mga ka-keepers. Kailangan na mag-meet yung dalawa, yung male tsaka female, para if ilagay mo na sila doon sa breeding tank, is di na sila mag-aaway. Ka-keepers, nakikita nyo na condition na condition yung male. Nakikita nyo na condition yung male is yung bubble nest, yan. Yung bubble nest yung sa taas, yan. Konti pa lang yan, pero makikita mo na condition yung male. At yung female, nakikita nyo yung part ng female, makikita nyo yung sa may taas ng egg spot niya, nakita niyo mga puti-puti, yan yung mga egg na niya. So ready na yan mag-produce ng egg. So kayo, pag nag-prepare kayo ng mga betta, kung gusto niyo ng mga gandang bettas, yung gamitin niyo yung quality talaga para di masayang yung breeding niyo. Tapos i-pair niyo talaga sila mga keepers, kailangan i-match niyo. Huwag niyo, pwede man din ano, yung direct lang na ilagay niya sila, pero mas mabuti na nakikita sila for 1 week. Ayan, para di na sila manibago sa isa't isa. Kasi pag yan, pag nakikita na sila, pag ganito yung pairing mo, pag punta doon sa breeding tank, di na masyadong nag-away at di nasisira yung mga fins nung male tsaka female. Ayan, nakikita mo yan, condition na condition yung male natin. Yan yung gagamitin nating breeding material, yung dalawa. Live foods lang talaga mga ka-keepers. Kung wala kayang kiti-kiti, pwede yung alternative yung 2 beefex worm. Ako, marami akong 2 beefex worm kasi may kumukuha din dito mga bata. Yan, inuutusan ko lang na kumuha ng mga live foods. Kaya di, naubusan man din, pero nagkakaroon man din mga ka-keepers. Ayan, kita nyo yan. Sa susunod na video, ipapakita ko yung step at proper way na paglagay sa tubig at yung proper conditioning of waters. Kailangan, ayan mga ka-keepers,
Yan lang. So, huwag mo nang takpan yan. I-pair mo lang yan sila. Good for 3 to 5 days. Makita mo talaga na marami yung bubble nest ng male. Yan. Kita mo yan sa taas. Rumami na talaga yan. Pwede mo na silang isabak sa breeding session. Hi mga keepers. So, yun ang technique ko. Ang proper way ng pairing ng dalawang beta, male at female. So, sa susunod na naman na episode mga keepers.